Hello mga ka-chef! Welcome to my channel, Chef Ning TV Vlog Channel. Salamat sa mga nag-subscribe at nag-like at nag-share sa mga bago pa lang sa aking video. Don't forget like, share, and subscribe. Pakihit na din sa notification bell para updated kayo lagi sa aking mga ina-upload. Andito po ako, magluto po ako ngayon ng chicken pork adobo. Sabayan niyo ako po. Namisimpla ko na yung aking mga ricados. Atin na lang ang pork at saka chicken. Kaya ang aking adobo ay combination ng chicken pork adobo. Ito yung aking meat. Minash ko na to siya para hindi siya basa. Medyo liitan lang, di masyadong malaki. Kapag sa adobo, medyo masarap-sarap pag yung mayroong taba. Pero tatanggalin ko yung balat niya. Kasi para huwag palang butin mo ito mamaya. Hindi na siya masyadong matagal. Kasi ang nagpapatagal kasi itong balat. Saka hindi naman din kami kumakain itong balat. Kaya alisin ko na lang siya. Pati sa manok, tanggalan ko rin siya ng balat para healthy. Kasi ang ma-fat talaga nito yung skin, di ba? Kadalasan talaga pag ano, pag gusto nyo na healthy, yung gusto nyo magkain, ayan, alisan nyo ng balat. Meron yung kunting-kunting taba itong aking adobo para masarap din. Kasi ang adobo talaga, kapag may kunting taba, siya yung nagpapalasa kasi yung taba. Pero yung mga litid-litid na katulad nito, yung parang madulas-dulas na ano, ayun, alisin natin yun. Hindi dapat din isasama. Kasi kung minsan nandiyan dyan yung mga kulani-kulani, ng ano sa baboy. Sa mga gustong gumaya nitong aking style, kasi marami namang ibang style sa pag-aadobo. Mayroong iba na isama-sama lang lahat, palambutin. Pero sa akin, dadaan ko siya ng fry. Natutuwa ako sa mga nagsumusuporta sa akin. Kaya salamat sa suporta nyo. Kaya mas lalo ko pang pagbubutihan at galingan yung aking pagbablad. Mayroon akong kasamahang PT dati sa trabaho ko. Nasa Saudi siya ngayon. Kachat ko siya kagabi. Nagpo-post siya ng mga kung ano yung lulutuin sa lulutuin ko. Hello kay Mark. Mark Dakutanan. Alisin natin yan. Litid. Masyado akong mabusisi kapag nagawa ako nitong kapag ano ako ng baboy. Kung sa manok, tinatanggal ko din yung mga litid-litid niya, yung mga
hindi naman dapat isama sa pagluto. Ako hinugasan siya para makatulo na yung kanyang katas kasi para pag i-marinate hindi na siya halong, wala nang siyang halong tubig. Ito yung legs. Kita ba din sa kabinas? Tatanggalin din natin tong balat. Kasi yung papa namin iniwasan namin ang kanyang health. Okay lang sa bata. Walang problema pag bata, pero pag magkaroon na ng edad, kailangan na talaga ingat din sa pagkain. Kaya para magiging healthy yung mga food na niluluto ko, inaalisan ko siya ng mga fat o mga balat-balat. Inaalisan ko. Iba gusto nila kasi itong balat. Okay lang yun sa mga bata-bata pang kakain kasi lalo na pag sa fried chicken nasa balat yung masarap, lalo na pag malutong. Ito adobo, ito chicken pork adobo. Ayan din ang gusto. Lihatin natin siya. Dalawang hita lang ito. Tapos yung aking pork siguro mga nasa 1/2 din. Samahan ko dati na mga therapy. Hi kay Gigi, nag-subscribe din siya sa akin. Si Ditdit nag-subscribe din. Si Grace din. Si Grace Napiti, nasa Dubai siya ngayon. Pinagbabanggit ko lang yung aking mga friend na sumusuporta sa akin. Eps. Taba. Mabuong niya yung aking knife. Nagabas na ito na. Ang hina-hina ng boses ko siguro. Yan sa malakas na yung pagsasabi ko. Kaso parang nasira nga yung speaker siguro sa tablet. Ayan, nag-ayat ko na siya lahat. Aking chicken, ito naman ang aking pork, ito yung aking garlic, at ito naman yung aking onion, at ito naman ang aking laurel at whole pepper. Ito lang yung mga ingredients, yung seasoning. So ilagay natin yung seasoning. Marinate natin siya ng saglit lang. Pag mimix natin siya. Ito yung bawang.
Ito yung whole pepper. At ito yung laurel. Huwag natin isama to si onion. Mamaya na lang yun siya. Kasi papadaan natin to siya ng fry. Namasin natin siya sa seasoning. So, ang ingredients nito, ang mga kasangkapan niya o sangkap. May mantika din siya kailangan. So, ito eh, sa ano natin yung manok din. Naka-gloves ako. Pumasa na natin siya ng tissue. Instead ng hugasan, punasa na lang para hindi siya magbasa. Malisting paste naman yung manok. Ayan ang manok. Ang chicken. Kailangan ko pala lakas-lakasan ang boses kayo. Hindi naman marinig. Tablet kasi may problema. Marinate na natin. Marinate na natin siya. Ayan. Sunod natin gagawin. Painit tayo ng kawali. Lumilipad yung apoy. Kaya na lang gamitin kong mantika kasi naubusan ako ng mantika na ano eh. Pero isang gamit naman din ito. Hanggaan natin siya sa medyo malaki yung dalawa. Palambutin niya ng palambutin mamaya, liliit na yung laman. Nag-brown-brown lang natin siya. Yan, nag-brown na. Pag mag-adobo kayo, try niyo itong ganitong style. Kasi kadalasan kasi sa iba nagluluto, pinagsama-sama na lang lahat tapos pinapakuluan. Minimix together niya lahat tapos pinapalambot. Yung iba naman dinadaan sa gisa o sote. Sa sote yung mga ingredients saka ilagay ang meat. So, sinama yung onion kasi mamaya kapag i-mix together niya siya dito sa isang pot, saka natin lagay yung onion habang pinapalambot natin siya. Brown na. Tanggalin na natin. Talagang ganyan ang style niya kasi yung ano yung seasoning. Yan ang
mga susunod. Ang kanyang aroma. Smell, masarap. Okay na siya. Tanggalin na natin. Kasi yun yung papasarap yan. So, next natin ilagay yung chicken. Isang salangan lang yung chicken kasi yun yung ganun kadami. At yung kanyang katas, ilagay natin sa ilagay natin dito. Ang ganun ko naman yung aking gelat. Natin siya ng tubig. Ay! So, palambutin na natin siya. Cover na natin. Lipat natin. Kulo-kulo na siya. Lagay natin yung ating onion. Lagay siya ng Sprite. Pwedeng suka, pwedeng Sprite. Magkumulo, tapos ilaw pa lang siya. Tanggalin natin yung bubbles. May kunting bubbles. Hindi ano. Lambot. May isa na lang dito. Kayo nang mamili kung ano ang gusto nang ilagay. Pwedeng soka, pwedeng Sprite. Akin, ilagay ko Sprite para medyo matamis-tamis. Kulo. Matigas pa. Ngayon natin ito ilagay ang manok. Lagay natin yung manok.
Lagyan natin siya ng konting tubig para lambot na yun. Baboy, medyo malambot na siya. Sarap-sarap na ng amoy. Tignan natin yung lasa, kung mayroon na siyang lasa. Para alam natin kung ano ang ilalagdag ba nito. Wow! Uy! Napundi na talaga yung aking ilaw. Ano ba yan? Wala na, sobrang dilim. Kanina pa yan siya kumikislap-kislap. Ito na lang yung pang garnish pa. Para meron lang siyang kulay-kulay. Kasi napundi yung aking ilaw. Maglagay na tayo sa plato. Ito na ang aking chicken pork adobo. Chicken pork adobo. Madilim talaga. Ngayon, maabot yung medyo malaki-laki. Sarap naman ang aking adobo. May ginawa akong garnish. Para lang may kulay. Kasi, gawa-gawa ko lang to. Para may kulay lang siya. Andiyan. So, aside na lang. Andiyan na lang siguro. Para mayroon siya. Oh, masira. Ito na ang aking chicken pork adobo. Thank you sa panonood nyo. Don't forget like, share, and subscribe. Hit the bell icon para lagi kayong update sa aking mga bagong video. Thank you guys. God bless. Pa pala natikman. Ditikman ko. Natikman ko kanina yung sauce. Ngayon. Itong luto na. Hindi pa ako nakatikim. Bukha tayo ng isang. Ito. Titikman natin. Yummy na siya. Sarap. Try nyo to yung style ko, guys.